Okay, naka-live na ba tayo, guys? Okay, wait na lang tayo ng mga viewer. So, magandang hapon po mga kabayan. Nandito po tayo sa Satwa Branch. Ngayon po ay September 12, 2018. So, ngayon po kabayan, ang new segment namin ngayon ay ang tamang pagsasalansan o pagbabalot ng mga item naman sa loob ng ating balikbayan boxes. So, okay. Lakad muna tayo dito sa aming office. Okay, may 7 viewers na tayo. Okay. Hi guys! Ako nga po ulit si Braces Boy and si Alright Boy. Okay, my name is Benedict po. Okay, dito muna tayo sa ating Mother Earth. Si Madam Lori. Madam Lori, hello po. Hi! Welcome to Pinas Cargo! Alright. Okay, may customer tayo. So, medyo maingay tayo sa ngayon kasi may mga customer tayong nag-walk-in. So, dito tayo kay Madam Merlin. Hello, Madam Merlin. Hello. Yes po. Magandang hapon po. Yes po. Asahan niyo po siya. Siya po yung ating customer service sa Abu Dhabi. So, in charge po sila doon ni Sir Bert. Okay. So, dito naman tayo sa ating sales. Hello, JR. Hello, Pinas Cargo. Okay, kung meron kayong pick-up and delivery, tawag lang po kayo at siya po yung pupunta, okay? So, dito naman tayo, kala Madam Ra, kayo Mother Earth. Mother Earth, si Ma'am Ski. Okay, eto si Madam Steffi. Hi, Chanita. Hello, Daishi. Kumusta naman kayo dyan? Oh, ala Rupa May. Okay, dito tayo kayo, Ma'am C. Okay, kayo... Kay Mami Ra, ang ating customer head. Hello guys! Nandito po kami sa Satwa Office. Ngayon, i-demonstrate namin ang tamang pagsasalansa ng ating mga items inside the box para iwas ang damages sa pagdating sa mga mahal natin sa buhay. So, sari-sari pong mga groceries at mga pasalubong sa ating mga mahal sa buhay ang ilalagay namin ngayon sa loob ng box. Para may idea tayo kung paano babalutin ang bawat isa para hindi siya maghalo-halo or ma-damage pagdating sa Pilipinas. Okay, guys. Okay. Nga pala guys, kung natatandaan nyo nung huli naming segment is yes. Pagbabalot ng mga boxes. So, okay. So, ngayon naman yung mga items naman. So, kung paano sila mapoprotektahan o para hindi sila mabasa kung may fragile. Okay, so ayun yung ano natin, ang topic natin ngayon. Actual to kabayan, so hindi lang siya salita. So, eto na. Simulan na natin kabayan, okay? Mga items sa loob ng balikbayan. Okay. Since dito, mahilig tayong mamili ng mga kitchen utensils kasi mas mura siguro or mas maganda talaga magkasalubong tayo sa ating mga loved ones sa Pinas na galing sa Dubai or sa UAE. So, una natin ilagay ito kasi mabigat siya at naka-box na. Yung mga mabibigat, sa ilalim niyo po siya ilalagay. Yan. Tapos, ito siya. Itong detergent soap. Doon naka-box na siya. Pero kailangan natin ilagay sa plastic para yung amoy niya is hindi ma-distribute sa loob ng box. Kung may nakahalo nga yung pagkain dyan, or what. Dapat ilalim natin siya. Para pag nag-dry tayo yung mga pagkain sa top, hindi siya makakahalo. So, yan. Ganito, guys, siya. Paano nga dito, ano, JR? Kung paano nilalagay yung mga ano natin. So, i-arrange natin siya. Then, may isa pa siyang ganito para... Ay, ilagay mo rin yung isa pang box. Ito pa. So, balitatlo sila. Yan, talian mo yung ano para hindi sisingaw yung amoy ng sabon. At hindi siya magkalat sa loob ng box. Diba? Tingnan mo, proper siyang pagkalagay. Ayan. So, kung maglagay din naman tayo ng babasagin. Okay. Like for example ito, maluwag kasi siya sa loob ng box. So, ito is babasagin talaga to.
So ang gagawin natin para hindi siya maano, lagyan mo ng damit or newspaper or ano mang makapasikip or sa kanya. Or bubble wrap. Na hindi hard thing para hindi siya mapasag. So ayan, ibalot naman natin siya ulit. Tapos, huwag mo siya kaya ang ganyan. So i-packaging tape mo yung top niya para hindi matanggal siya sa loob ng box. Gunting lang gamit namin para... Hindi na po ball pen. Ball pen. Dito man na pen. Guys, kahit anong tape yung gamitin mo, okay lang. Wala sa kulay yan, okay? Ayan. So, saka mo siya ilagay sa box. Okay. Kasi yun, hindi na siya maaalog. Tapos, saan mo talaga siya? Mas masikip, mas maganda para hindi siya luluwag at hindi din lulubo yung box niyo. Tsaka mas maganda kung nasa original box na siya para ano, nakasikip. Ito din, yung baso. So, kailangan, ano siya? Hindi siya umaalog. So, lalutin na naman natin siya ng tape. Sa gunting. Okay, since sabon na ang nasa baba natin, so ilagay na natin yung ating mga liquid. Yun, mga liquid. So, ganito. Ito ang kadalasang nagpapabasa sa ating box. Kasi pag hinayaan mo siyang ganito lang at ilagay mo sa loob, pag na-press ito, siya, lalabas yan. Lalabas. So, since may mga ibang items, so possible siyang napipress, ganyan. So, para secured, ibabalot na naman natin ng tape. Ang top. Sinita. Ito. So, isa-isa talaga. Tiyaga at sipag din ang pagbabalot. Guys, ingat-ingat kayo sa ano sa ating gunting para ano. So, itatake nyo po yung muso, yung pinakamuso nito. Yung tip niya. Then, pwede nyo po siyang ilagay sa loob ng plastic. Then, pagkatapos na sealed na siya, ilagay natin siya sa loob ng plastic bag. Yes. Kasi, para doubling siguridad naman. Ayun yan, Benchong Musa. Di natin masabi, baka mag-press pa rin siya. So, lagay natin siya sa loob para in case na pumutok siya or mag-leak, hindi rin siya, hindi matamaan yung ibang item. Tapos ako mo siya i-file dito sa loob. Then, file mo siya. Kung hindi nila matibukas, then tape nyo dito. Yung guys, hindi... Si Steph, lagi nagpapadala ito, kaya alam niya paano. Hindi biro yung mga ano natin, yung mga pinapadala natin. Okay. So, dapat ingatan natin. Then, sundan mo pa rin siya ng mga sabon. Kasi ano yan? Ito si Steph. Kahit nakabalot na siya ganito, manipistong ano niya eh. Pwede pa rin siya kasi sale lang, kaya... So, i-tape pa rin natin yung bawat... Yes. Ano niya, top. Wala nang laman. Yung green naman. Green naman. So, meron, dahil Christmas ngayon, red at saka green. So, mamaya ilabas ang blue. So, ayan. Yung pinaka-top niya, yun ang madaling. 40 grams. So, guys, dapat maging matalino tayo nga sa shipper, di ba? So, dapat alam natin kung paano protektahan yung ano. Para pagdating kailangan sa Pinas. Kailangan saan talaga siya sa loob. Isa pa dito ikutan. So kung may duct tape kayo dyan, okay din yun. Round tape or round, clear tape. Kahit na anong tape. Basta malaman niyo. Ito siya. Sikita mo yun. So, naka-arrange talaga siya dyan. Yan pa. Yan, itong Colgate. Hello sa 184 viewers! Yahoo! Okay, yan. 196 na. Ito pa, Ben. Lagyan mo.
So, pati po tayo, dahil medyo liquid siya, kahit saka, na syempre, po. Siyempre, kabayan, di ba pagka napapadal tayo, may mga label yan, kung kanito, kay mama to, kay lola to. So, pwede nyo lang lagyan. Tumaka color coding tayo. Ayan, ma, sa'yo yung color green, ha? Hatang green sa'yo. So, adali niya, di ba? Pa, yung mga color red sa'yo, ma. So, ingat-ingat lang tayo dahil matalas ang ating mga buntay. So, kung may mga kids kayo dyan na kasama, huwag niyong ipapagamit yung ano, papagamit yung mga matatalas. So, iwas na tayo. Accident. Okay. Mga matatalas. Okay. So, pag natapos na yung mga ano, ito pa, para mga puno talagang bottom side na puno sa, ano, sabon, toothpaste. Ito guys, talagang bumili kami para mapakita sa inyo kung paano pagbabalat at tamang pagbabalat. Siyang tamang pagbabalat. So, sila pagsasamahin mo na sila kasi tayo amoy na, hindi siya pwedeng maihalo sa pagkain. Mas maganda kung para separate lang talaga yung box niya sa, ano, sa mga sabon tsaka sa mga pagkain. So, ganyan. Since mayroon siyang empty space na hindi talaga siya na ano, lalagyan natin ng mga tenda na ipapadala din natin sa ating mga nagbabaan na, sa mga regalo, sa mga para mas, ano, lagay natin sa plastic. Kasi di ba sabon siya? Pag na-damage siya, at least, hindi na damage pati yung correct. Ano mo. So, dapat talaga may plastic din yung mga damage. So, kailangan halos naka-plastic yung separate na items na ilalagay mo sa box mo. Guys, dapat ano ha, tignan nyo mabuti mga key point na ipinapaano namin sa inyo, pinapahatid namin para gawin nyo din para ano sa mga items nyo. Oo, para hindi masayang yung ating bayad pag-uuran at pinagagas yung sarap para sa ating pamilya. So, lahat ng damit dapat naka-plastic ka bayan, okay? Space na, may makante. Yes. So, siksikan mo talaga yung mga open na space para hindi, pag na-press siya, hindi na siya pwedeng, ano, kasi pag may bakante, pag na-press, mabubutas yung box. Guys, tignan nyo yung ano namin, yung sako namin. So, dapat nakasako yan na para pagka may laman na, hindi na kayo mahirapang isako siya. So, dapat nakasako na siya bago lang yan. So, yung mga other items na hindi naman siya pagkain. Oh. So, yun na, inalagay na natin siya dyan. Para at least, ano na siya, masisecured na sa and then, yan, mga damit, lagyan na natin para yung mga para hindi masyadong mga may mga space pa siya. Yung mga used clothes nyo dyan, yan, isiksik nyo na dyan para ano or mga jukay-jukay. Mag-flatten yung space na bakante. Oo. Yan, saka na para siksik siya. Okay. Ayan, para hoy, UAA, uniform pa yan. Mga jukay-jukay na hindi na natin kailangan dito. Ayan. Mapadala natin siya sa Pilipinas at safe yung mga items sa loob ng box. Di ba? Nag-flatten na siya. Mm-hmm. So, pwede na natin siyang lalagyan ng ibang item ibang na item. Isasalansa natin dyan. Since, mura dito yung ganito. Para sa Pasko. Para sa Pasko. Then, sundan din ang mayonnaise. So, ilagay natin to siya sa plastic bag na naman. Ito. Kasi, may tendency na mag-leak itong wrapper niya. So, secure talaga yung mga items sa loob ng ating. And salt. Mura rin din dito ang salt. Mura din yan. Alam nyo naman, hindi pwede mawala ng asin sa bahay. Okay, lagay mo rin siya dito, Steph. O kung nabusan na kayo ng mga ano, ito mga ganitong plastic. Magagamit na. O yung mga used na plastic. Mga used na plastic. Okay guys, yung dito naman, tulad na ito, di ba, mayonnaise, fragile siya, pwedeng mabasag. Kung wala kayong bubble wrap o walang available na bubble wrap na sa inyo, pwede kayong gumamit ng galyo. Oo, yung mga used newspaper, then dapat makapal siya, then ibalot niyo siya.
Or clothes din, pwede rin. So, i-wrap natin siya with packaging tape na naman. Ito kasi walang space. Ganito. Ganyan. Yan, si Mami, ano yan, expert na yan kasi pagpapakig ko. Yun, alam mo yan. Sige, tape na naman. Kasi para hindi siya magbanggaan sa loob naman. Tapos lagyan mo ulit ng clothes. Huwag nyo muna papatungan ng ano, ng... Ay, itong mga coffee. Yan. So, naka-bottled kasi yung kape. The same siya ng ganun. Ibabalot mo pa rin siya na newspaper. Saan ba yung newspaper na? Yan. Andiyan. Guys, marami kami naka-ano dito. Pwede kayo humingi dito sa kape. Then, ito mga malunas places, makapal naman itong ano. So, pwede nang hindi na ito ilagay. Maglata na siya dito. Ayan, no? Dito kasi gusto natin patikinin din ang ating mga pamilya na mga bigas na galing dito sa UAE. diba? Asukal yan. Mahal lang ngayon ang bigas sa Pilipinas. At dito, mura lang. So, nag-sale ang isang department store, ano dito, grocery. And mili din kami ng ganyan. So, dito na tayo, Mami? Ayan. So, ito, ang kape. Ganon pa rin ang gagawin natin. So, huwag natin, pwede nipisan na lang. So, isa-isa, huwag mo siyang pagsamahin habang ano. Okay lang ito kasi napag-vacuum ano naman yan. Guys, maganda talaga pagka nag-aayos kayo ng balikbayan, may kasama ka, may katulong ka para, alam mo yun, tapos pagaling yung trabaho. Isa naman din. Isa lang kape. Yan, dito. So, every space, ano natin kasi, sayang din yung space, no? At may cost din naman ng pagpadala. So, kaya kailangan natin ayusin ang paglagay sa loob. Yan. Yes. Yeah.
So, ito hindi naman siya mga mabasa din. So, ito makakal naman yung ano niya. So, pwede yung diretso mo siya. Itong chocolate sa ganito, may tendency siya mga ano. So, ilagyan natin siya sa? Plastic. Plastic. Isama na natin yung isang so, dapat maging organized tayo, guys. Para maano natin yung mga space. Hindi natin kailangan maging matalino, pero diskarte yan, kabayan. Okay? Ayan. So, ito naman, hindi siya babasa dyan. May daw ano lang to. At maliliit na item. So, nakakulong siya. May favorite. favorite ni PNG. Padala natin sa Pilipinas para hindi lang siya mag-enjoy. So, sa mga maliliit na space dyan, pwede natin siya mag-enjoy. Tingnan nyo guys, ang galing-galing ng mami natin, no? Talagang iba talaga pag nanay ang nag-ano eh. So, ito naman, delikado to. Pag na-press ito at nabuksan, akala ninyo nilagyan ng putik yung loob ng box nyo. Kasi ito ay hazelnut na para siyang Nutella. So, ito naman, irarap na naman natin siya ng packaging tape. Tama na ito. Okay, so packaging tape. So, matrabaho man siya, at least, safe. Dahil kahit na mumurahin lang yan, or kahit na kasave yan, pinaghirapan nyo pa rin yung ano. At di ba, matutuwa nating mga anak, pag may nare-receive silang mga kakaibang item na abroad o imported. Oh, kasi guys, di ba yung weather dito, sobrang init. Mag-melt man siya. Mag-melt siya. So, siya magkalat sa loob ng plastic. So, kung mamili kayo sa mga grocery, hingi kayo ng mga extra plastic ako, ganyan ako eh. Humihingi ako kasi sabi ko, pag magbabalot ako ng ano, kailanganin ko yung plastic. Nawala na yung partner ko sa pagbalot. Nagsasagot na siya sa inyong mga... Ayun siya, oh, kabayan. Ayun siya. So, sinasagot na niya yung mga comments ninyo dyan. Siya yung magsasagot, ha? So, abangan yung chinita natin, si Rupa May. Okay? Chinita. Yeah, go, go, go! Comment down below! Shout out nga po pala sa Alpu, sa Lopo, sa Bulacan din po. Keep on watching. More bigas in the Philippines, for the Philippines. Saan niyo mga sugar? May mga sugar. Mami, meron pa nga dito. Meron pa nga dito. Sugar, kasi ang mahal ng asukar sa Pilipinas. So, isang ganito talaga siya. Ayan, batong natin. So guys, ang technique so, dito guys, heavy sa bottom, soft sa gitna, then heavy. Kasi papatungan po kasi yung pag sa cargo tayo. So mas magandang matigas yung nasa taas natin, okay? Kung babalik ka rin man siya, at least ang weight niya sa gitna is hindi siya masyado. Itong ano, mami? So, ito, ibalot pa natin siya ng plastic. Yun. Alam niyo, mura kasi dito yung iodized salt. Eh, bili na kayo! Tsaka, sir, ito kasi pagka ano, ang asin, di ba? Ah, ganon? Pag iba na lang? Sir, mami. Tsaka, dapat talaga hindi tayo nawawalan ng asin sa bahay, tsaka bigas. So, yun, mga naniniwa, mga Chinese. Yan, so may space dito, ilagay pa siya dyan. Ito, mami. Okay, so ito din. Ah, nakapagalas. Okay, may halo na space. Tingnan mo, may halo siya na space. So dito, lagyan natin ang mga damit. Ayan. Ito ba, mami? Available. Baka na ilagay ko dito. Ayan, para ma... Guys, dapat talaga may mga ganito kayo, oh. Mga used clothes na pwede naman pakinabangan sa... Dahil sa... ako'y tumakan. Okay, Arby! Wow!
Shout out kay Arby. Hello, Arby. Yung ating Dera team. So, ganyan. Yung mga hindi na... Or mga binili natin dito na ibang regalo natin sa ating mahal sa buhay. So, i-arrange natin siya mabuti sa loob ng banks. At least, magsisecure siya sa mga hollow na spaces. So, yun ang mag-cause ng damage din sa ibang item. Pag mayroong maluwag, kasi gagalaw siya sa labas. Nasa loob na lang. Mami, lahat sa ito, no? Ayan, nakita nyo na yung item ko tulon. May mga ano pa tayo? Huwag na to. Nasa ilalim niyo. Yan. So, punuin nyo siya ng mga tela at ano pang mailagay nyo sa top. Makakatulong talaga siya, guys. Yun. So, kung wala kayong masyadong clothes, yung bubble wrap niya kung sinabi namin, pwede siyang patungan sa ibabaw ng bubble wrap. Yun. Kung may mga pang-order kayo, maganda. Yan. Diba? Para fix na fix yung pagkalagay ng mga items sa loob. Mukhang magkulang yung item na nilabas ko. Pero ganun, diba? Kita niyo, parang... proper siya, pero hindi na deform yung labas ng box. Mayroong nagsasalansan na lumulubo yung ano. So, kahit nakasabo siya, sasabog pa rin yung box niyo dahil nga sa pag sobrang press ninyo ng ganyan, madideform yung box. Kaya kailangan siyang proper pa rin yung pag-ilagay. Huwag niyong namang apakan kasi... kaya nasisira yung laman ng box niya kung papatungan nyo kapag nagsasara na kayo. So, iwasan natin yung pag i-impake na uusbong na masyado yung box. Kasi, pagdadaganan nyo yan, nasisira yung box mismo. Yung laman sa ilalim is yung laman mismo is parang lalabas na siya sa loob ng box dahil pinipilit nating ilagay kahit sobrang sikip na siya. Yung mga kayo-kay ko, lumabas na. Ah, diba? So, yan. So, napupuno na siya na hindi siya kalat tingnan. Parang ayaw ko na tanggalin. Parang ready to go na talaga yung box ko. Oh. Nakumpleto tuloy. Bago kay Ma'am Merlin! Hi, Ma'am Merlin! Keep on watching! Hi, to Ma'am Merlin! Hi, Ma'am Merlin! Madam Cherry! Madam Romelin! To our IT guy, Julius! And our sexy Joven! Hello there! Thank you for replying. Yun yung mga namin, no? So, nasa top yung mga clothes. So, protection yan para sa mga item natin sa loob. So, hindi na magalaw yung mga item sa loob. Guys, tawag dito nga pala. Kaya tayo may sako para mas ma-protection na natin yung box natin. Okay, guys? Then, after nito sa pag-upon loading, meron pa yung strap. So, guys, wala tayong... masasabi sa cargo natin na nabubuksan, okay guys? Kasi sa mga ibang customer na nagki-claim na nabubuksan yung box nila, ang packaging tape namin is dito lang po yan sa Dubai. Wala po yan sa Pilipinas. So, hindi po yan mabubuksan, okay kabayan? Ini-strap lang yan pagdating sa warehouse. Yes, ini-strap. Pag nag-dialog, ganun pa rin siya. Yes po. Strapping lang po ang So, okay, yan, lumili ako ng una. Ito guys. Kasi alam ko, pag may kulang sa top, ito ang pang toppings na talagang masecure, maano na natin yung box natin. Oh guys, gaya nga na sinabi ko, di ba, hindi natin need maging matalino, dapat maging madiskarte tayo, okay? Ayan, gaya ni Mami. So, i-press mo lang yan para mag-sealed na siya sa loob. Di ba na napuno na tuloy siya. Okay. So once na i-close mo na yan, na-flatten na yan. Ito muna. Ayan. Ano kaya ito naman? Patas, ano nga siya? Iyan lang. Sige, patasan mo lang. Okay. Yung isa mami wala. Okay na siya. So, yung isang lulo muna. Ayan.
Alright. Mr. Alright. Alright. Natuto ka na rin. So, ikaw din. O, dahil kay Mami, yun, natuto talaga ako na. So, tingnan nyo guys, sealed na, napuno na siya. So, yanan natin siya. So, maganda yung pagkalagay sa loob ng ating mga items. So, since naituro na namin sa inyo paano siya totally ibalot yung box, so, ito naman, paano siya nilalagay sa loob. Alright. Since, ano na, puno na siya, so, isealed na natin to. So, okay. Pero, hindi ko siya ito tali-sealed. So, guys, sample lang. Sample lang to, guys, kung paano nyo ipapakit yung ano nyo, yung kung paano nyo ipapackaging yung mga ayan. So, i-packaging tape nyo yan. Saka nyo, lalagyan ng sako. Okay. Thank you so much for watching. Maraming po salamat. For inquiries. Ano na si ating ano? Huwag kayong mahiyang magtanong. Huwag kayong mahiyang mag-ask kung ano mang i-comment nyo sa mga ginagawa namin. Ito po ay isang aral sa mga magpapadala po sa Pilipinas. At sana guys, may natutunan kayo sa aming segment ngayon. Then comment below kung meron pa kayong segment na gustong ipagawa sa amin at gusto nyo matutunan about sa cargo namin. Sasagutin po yan ni Mr. Alright! Alright! And ni Mami, okay? Mami Alright! Ma, guys, thank you po sa patuloy na pagtitiwala sa Pinas Cargo. Yes po. Salamat sa mga nagpapashoutout dyan. So, hindi namin isa-isang mababasa. Pero asahan nyo po, isa-isa namin i-likes at i-comment. At mag-reply kami kung ano bang mga tanungan sa inyo dyan. Guys, kindly like and share po yung ano natin, yung video natin ngayon. Okay? Saka yung every page po natin. Yes po. Okay, maraming salamat. Thank you for watching. Yes, God po. Bless us all. Malapit na po yung Pasko, so padala na po yes. Tayo. Okay? Merry Christmas! Merry Christmas po. Bye! Merry Christmas. Alright. So,